Iyon, magtatrabaho na nga ulit tayo at maraming bayarin. Ngayong araw, gagawa ulit tayo ng pulled pork at maraming nagre-request na customer. Gagamit tayo ng isang buong pork shoulder o yung kasim. Tinuyo ko muna ng paper towel bago natin i-iskura ng papagarne. Huwag nyo masyadong lalaliman, dun lang sa taba para hindi lumabas ang juice. Ari para mas ma-render ang fat at mas pasok ang flavor. At pag yan ay na-iskura na, lalagyan naman natin ng mustard. Yellow mustard ang gagamitin nating binder. Ari para mas kumapit yung ating seasoning na ilalagay. Ay inako po, inaubusan pa ata. Kailangan ay malagyan na rin lahat, kaya hihimas-himasin ko na lang. Basta ang importante ay mahalaga. Pagkatapos ng ating binder, maglalagay na tayo ng seasoning o aring rub. Aring aking gamit-gamit na aray, sweet Texas rub. Hanapin nyo na lang sa mga video ko ang recipe na aray, para kayo may magawa. Gayon din ang padala din sa seasoning, lalagyan nyo ang buong parte. At saka dami-damihan nyo na para mas malasa. Iyan, ganyan ang magiging itsura ng ating pork shoulder. Kung wala pala kayong mustard, pwede din mong barbecue sauce ang gawing binder. Ang sunod natin gagawin din ay tutusukan natin ng probe para alam natin ang kanyang temperature. Saka naman natin ipapasok sa smoker. Napreheat ko na pala yung smoker ng 250 degrees Fahrenheit. Naglagay na din ako ng kaunting kahoy. Mamaya na lang magdadagdag at magsisibak pa. Ang target nating temperature na rin 160 degrees Fahrenheit. At pagkalipas ng isang oras ay binuksan ko na nga rin. Gawa ng i-sprayan natin na rin ginawa kong orange at water mixture. Pwede din kayong gumamit ng apple cider. Basta wag lang yung sanitizer. Yan ay kada 30 minutes ay i-sprayan nyo na. At kapag malapit na mag 160 degrees ang ating baboy, maglalatag na tayo ng foil. Ay arihoy pambalaut. Maglalagay lang tayo din ng kaunting barbecue sauce. At saka kaunti na rin ating seasoning o yung rub. At oras na mag 160 degrees ang ating baboy, atin na rin hahanguin. At ilalagay din sa foil. At bago natin balutin, maglalagay ulit tayo ng kaunting barbecue sauce. Ari nga pala nga yung gamit, mustard barbecue sauce. Maglalagay din tayo ng 83 na brown sugar. At kaunti ulit na rin seasoning. Maglalagay din tayo din ng butter. Unsalted ata nga yung gamit diyan. At gaya na magiging itsura ng ating pork shoulder. Atin lang aring babalutin din sa foil. Ari para makulong ang moisture at maging juicy ang ating pork. Ari nga pala dinubli ko na ang balot para hindi tumaga sa mga juice. At tutusukan ulit natin ang probe din sa taas. Sisiguraduhin nyo lang nasa gitna ang probe para tama ang ating temperature. Atin na rin ibabalik din sa smoker. At lulutuin natin na rin hanggang mag 200 degrees Fahrenheit. Kaso may problema, 20 minutos na lang iuwi na. Ay matagal-tagal pa rin lulutuin. Kaya walang magagawa kundi lutuin overnight. Babalikan na lang natin kinabukasan. Iseset ko lang nga rin smoker ng 8 oras. Ang temp naman gagawin natin 160 degrees Fahrenheit. Magiging slow and low cook ang padali na rin. Magiging ayos yan basta samahan lang ng kaunting dasal. At yun na nga, kinabukasan, inagahan ko na ang pasok. Gawa na nga ako'y kinabahan, baka masunog ang tindahan. Buti hindi naman. Ari nga agad ang aking pinuntahan pagkapasok at baka abo na. Abay, mainit-init pa sa loob. Ako'y nagkape muna bago ko rin kinuha. At nagready ako na ring hotel pan at baka matapon ng juice. Sa aking pagbuhat na iyon ay masasabi kong luto ay kalambot eh. Pero aray din yung malalaman pag nabuksa na. Malalaman mong malambot pag nakuha mo aring buto. Ay walang kahirap-hirap. Ay kahit pinakuldan ko na ay napakainit pa rin. Ay hindi ko pa ata kaya aring lamasain. Mainit pa sa kamay kahit naka-gloves. Kaya ari titikman na lang natin. Aba-abay kasarap, lalo siguro pag nahalaw. Tatanggalin ko na rin sa foil para mas mabilis lumamig. Ay, kita nyo gayaan, naasbok pa eh. Ari ating papalamigin muna. Magagawa muna tayo ng panlagay sa sandwich. Gagawa tayo na rin simpleng coleslaw. Shredded na repolyo, nilagyan ko lang ng mayonnaise, kaunting lemon juice, asin at saka paminta. Bago ko hinalo ng kainam-inam hanggang maging garne. Pagdating naman sa sauce, gagamit ulit tayo ng mayonnaise. Maglalagay din tayo na rin mustard barbecue sauce. At kaunting garlic powder. Hahaluin din natin aray hanggang maging garne. At pagkatapos sa coleslaw at saka sa sauce, atin nang lalamasin na rin pulled pork. Habang nilalamas ko nga aray, kinakapakapa ko din at baka may buto ay masakit sa ngipin niya. Sa parting aray, pwede din kayo maglagay ng barbecue sauce pa. Pero aring aking aray hindi na at malasa na eh. Pagkahalo atin ulit titikman.
Isa pa nga, di ko ata nalasahan. Iyon, ayos na ating pulled pork. Pwede na tayong gumawa ng sandwich. Pero bago iyon, isa pang subot, hindi pa nag-aalmusal. Sa paggagawa naman ng sandwich, naglatag lang ako ng mga tinapay. Portuguese ba na aking gamit na aray? Naglagay lang ako ng coleslaw bago sa aking pulled pork. Nilagyan ko lang ang tagigisang duckout. Tantsa-tantsahan na lang aray. Pagkatapos noon, ilalagay na natin yung ating ginawang sauce. Tigigisang kutsara lang din sa kabilang side ng bun. At ang huli nating ilalagay, aring parmesan cheese. Naglagay lang ako ng tigno 93 piraso. At iyon, gawa ng ating smoked pulled pork sandwich. Pagtatagupin lang natin aray at babalutin at pwede na ibenta. Hanggang din nila lang ho ang videong aray. Maraming maraming salamat sa inyong palaging panunood. Shout out kay One Hand Invento. Kay Renz Mark Pasha. Kay Gab Buhawi. Kay Mark Sus ng Rosario Batangas. At kay Omar Regalado. Maraming salamat sa suporta mga idol.